Ah, solid yung tubig mga sadik, ang lamig. What's up mga sadik, Tom TV is in the house again. At ngayong araw na ito ay pupuntahan ulit natin yung pinakang resort dito sa Teresa, yung Yasak Resort. Ano siya, running water dito sa Teresa, Rizal. Bali nga sa mga pupunta rito, ito yung guide. Bakit ganyo maigi ah, para at least hindi kayo maliligaw kung magkukumit kayo or magmomotor kayo dito. Bali ito, ito yung way na ang Antipolo. Yan, Antipolo, pag pumunta ka dyan, Antipolo, diretso na yan. Tapos along the way, ito naman yung papuntang Tanay. Yan, mahabang yan. Daybayan nyo lang yung diretsyong yan. Pero huwag kayo lalagpas dito. Yan, pag nakita nyo na yung kanto, unang kanto, paglagpas lang mismo nung resort na bilisang pangita, mapapansin nyo rito. May isang papasok. Diretso lang kayo rito. Tapos, dito, tapos may makikita kayo rito, Alpha Mart. Ayan, Alpha Mart. Pero usually, mabilis lang naman kasi diretso lang yung daan dito. Tapos, makikita nyo na yung karatulan nung ano, nung Yasak. Kuha ko na. Buti may charge. Ganun, tignan nyo kung gaano kalinaw mga sadik. Ayan, ang linaw mga sadik oh. Palawan. Ayan, ito ngayon ang... Ito ngayon yung ano, Yasak. Parang na-renovate siya, hindi ko alam kung ba... Parang lumawak yung pool. Yung last punta natin nito last year, parang maliit lang eh. Ewan ko, parang duminis lang. Parang ganito. Pero all good naman. Tapos yung mga cottage, mga sadik ko din. Yan. Hiwa-hiwalay. Tapos, maraming cottage. Tapos sa isang cottage, mga tatlong tao lang. Ayun, kasama natin. Biglaan lang to mga swimming na to. Babasag na. Tapos, ayun, kita nyo yon. Yung bundok. Doon ang gagaling yung tubig. Pababa. Dito. Yan. Oh. Tingnan nyo kung gaano kalinaw ah. Ay, dinaw. Oh. Na video na natin. Dalawa lang yung pool dito. Isang pang matanda. Tsaka isang pang bata. Yun lang. So, tara. So, eto nga pala mga sadik yung baon namin. Siyempre, hindi mawala ang Rock Road na ice cream, Magnolia. Pero natuna ako kaya namuti eh. Eto po yan, oh, sasasaw mo yung fish crackers. Ulam kasi yan mga sadik. Yan! Yeah! Boom! Tapos meron kami deka. Ang sarap ng pagka-boneless. Masarap yung boneless. Boneless fish cracker. Yan, yeah, hindi mawawala yung boneless fish cracker. Yan, from a locals. Siyempre, piatos. From Jack and Jill. And syempre di mawawala ang pampasexy. Syempre kailangan pag nasa beach tayo, kailangan healthy tayo. Ay, malapit na pala dito sila, Pam. Century tuna. Nag-chat sa, ay, nag-comment. Oh, yeah. Syempre may cake. Op, tanggal natin yung langaw. Okay. Masarap pag may langaw. Water jug. So, nandito tayo ngayon sa Yasak, mga sadik. Bali, iikot ko lang kayo. Tsaka papakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede natin gawin dito. Tsaka yung mga bawal. So ito, mga sadik, kung gusto nyo makipag-ugnayan at kung gusto nyo malaman kung ano yung mga details dito, ayan, si Mona, ayan number niya, 09770752194, si Ate Mona. So, sasabihin sa niya kung ano, kung pwede mag-overnight or hindi. Basta ito yung entrance ngayon, 80 pesos, cottage is 400 pesos. Mabilis lang siyang puntahan at meron siyang mga entrance, ay may parking lot dito for the motor and tricycle. At meron din sa harapan na para sa mga kotse. So sa ngayon medyo konti lang kaya hindi crowded yung parking lot nila. So good yun. Kung mag-swimming pala kayo mga sadik, mas okay kung weekdays. Kasi ito, kagaya na ito, konti lang yung mga nag-swimming. Unlike pag mga weekends, medyo, alam nyo na, crowded. Tapos sa mga hindi naman, mga mag-walk-in lang na wala naman baon at gusto nyo lang mag-swimming talaga, meron naman silang tindahan dito na pwede nyo bilhan. May tindahan naman siya.
Daming cottage. Oh. Alam ko nasa 30 plus yung cottage dito. May ihawan din sila. May grill, may banyo syempre. Yeah. Doon may ihawan rin. May CR. Yeah. So yan, basic lang mga sadik. Sa 80 pesos nyo, ito yung makikita nyo. All good dyan. Pero sa cottage, tingin ko mga sadik, dati kasi ang kasya dyan is 10 sa hindi pa pandemic. Kahit mga 4 sana, kaya mga 5. Kasi malaki naman yung cottage yun. May social distancing pa rin. Ayun lang. Pag pumunta dito sa Yasak, huwag nyo kalimutan pumunta dito banda. Kasi dito banda malamig. Etong hello boss. Kamo swimming rin. Dito tayo. So medyo malapit. So mapapansin yung mga sadik, yung tubig dito, safe na safe kayo kasi walang chlorine talaga. So solid na tubig from bukal, tapos sinisip-sip lang ng motor doon banda sa dulo, and then umaagos na siya. So every time na mag-swimming kayo, napapalitan siya every day, every minute kasi. Eto. Papansin niyo, umaagos yung tubig dito. Napapalitan siya talaga. Yan. Punta dun. Kahit nakatatlong ulit na pumunta rito, na-amaze pa rin ako. Kasi alam mo yun, napakasimple lang na itong lugar na to. Tapos, napakasulit yung entrance plus yung nature kasi yung bagay pa mo dito, hindi mo naman kailangan ng sobrang ganda nung may mga hotel, mga ganun, yung mga simpleng ganito lang mas ma-appreciate mo to sana. Tahimik, tapos napalibot yung puno, may bundok doon, tapos parang wala masyadong tao. Sa mga wala talaga mapuntahan, tamang rides, overlooking sa zigzag. Tapos kung pupunta kayo umaga, para at least pag nagpunta kayo ng overlooking doon sa may zigzag, medyo maganda rin yung matatanaw nyo. At the same time, pagpunta nyo naman dito tamang lub-lub lang, okay na okay pa rin. Sa mga gustong magtanong, contact number ilalagay ko sa description box or sa unang video nakita nyo naman, andun yung contact number. Contact nyo si Ate Mona. At para malaman nyo kung may overnight, kung pwedeng i-rent yung resort, kayo na mag-usap. So maraming salamat sa lahat at magkita-kita tayo sa next vlog. Hanggang dito na lang. Peace out. Damn.